ibang balita, itinanggi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tinakot at pinilit niya ang mga testigo sa bilibid drug trade para idiin si Senadora Laila De Lima. Buwelta naman ang Senadora, certified liar daw si Aguirre. Nasa front line ng balitang yan si Marlene Alcaide. Ilang araw matapos bawiin ni dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos ang mga testimonya niya laban kay Senadora Laila De Lima at tahasang iturong mastermind ng umano'y pandidiin kay De Lima, sinoy Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bumwelta ang dating kalihim. Na malapit ng eleksyon, bakit ngayong eleksyon lamang, siya sumulpot? Eh napakaraming pagkakataon para sabihin na kinuwers ko siya. Nasaan ang ebidensya? Kahit katiting, wala. Itinanggi lahat ni Aguirre ang mga paratang ni Ragos. Hindi raw totoong pinilit at tinakot niya ang mga high-profile inmate para palabasing sangkot sa drug trade sa bilibid si Senator De Lima. Kalukuhan yan. Paano ko question? Paano ko siya ikukos? Ang tutuhanan niyan siguro ay talagang natakot siya dun sa affidavit ni Ablen. Kasi dun sa affidavit ni Ablen talagang siya ang kumuha ng pera, siya nagdala kay De Lima. Si Ablen naman is driver kasama-sama lang niya, although an NBA agent also. Opo. So talagang si Ablen ay hindi kasama dun sa crime. Dagdag pa ni Aguirre, mismo si Ragos ang lumapit sa DOJ noon para tumistigo. Voluntaryo raw itong nagbigay ng testimonya. Abril noong 2018 nang magbitiw si Aguirre bilang DOJ Secretary. Matapos niyan, apat na beses pa raw humarap sa iba't ibang mga pagdinig sa Muntinlupa RTC si Ragos noong 2019. Humarap din siya sa Senado at ibinigay ang kaparehong testimonya. Kaya hinala ni Aguirre, may namumuliti ka. May iba pa raw testigo na kinukubinsing bumaliktad. Bagay na kinumpirma ng abogado ng ilan pang tumestigo laban kay Senator De Lima. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ilan sa kanyang mga kliyente ang nakatatanggap ng panggigipit para bawiin umano ang nauna nilang testimonya. Maraming pressures na nare-reach pati yung mga gwardiya kung saan sila nakapiit dun sa Camp Aguinaldo. Kaya nga ilang beses na po namin yan ay nire-remedyuhan. It is quite easy to pressure someone who is incarcerated, especially when there is no certainty as to what the new administration will be. Sa ilang text messages na pinadala raw kay Topacio ng kaanak ng ilan sa mga testigo, nakasaad na pinagbabantaan ng ilang testigo para bawiin raw ang kanilang testimonya. Nanindigan si Topacio na hindi pinilit at tinakot ang kanyang mga kliyente sa pagtestigo laban kay De Lima. Hindi raw babaliktad ang mga ito, pero umaapila si Topacio na pansinin sana ang kanilang panawagang mabigyan sila ng proteksyon. Si Senator De Lima naman, tinawag na certified liar si Aguirre. Kahihiyan daw ang dating kalihim sa justice system ng bansa. Paano rin daw niya maiimpluwensyahan si Ragos kayong nakakulong siya sa Camp Crame? Sabi pa ng abogado ni De Lima, Secretary Aguirre should just answer the charges against him because these are very serious transgressions of our rules. And as officers of the court, he is being accused of manufacturing evidence. So huwag nilang i-divert yung issue. Maghahain si De Lima ng karagdagang reklamo na isinampan niya noon sa ombudsman laban kay Aguirre. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.